po ng lagay ng ating panahon, makakusap po natin sa linyang telepono si Mang Tani, si Ginoong Nathaniel Cruz, GMA resident meteorologist. Mang Tani, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Jiggy. Apo, Mang Tani, dito sa, at least sa Metro Manila, parang gabi na lang malakas yung pag-ulan. So, ano ho bang nakikita niyong magiging sitwasyon natin sa mga susunod na araw? Ganun ang mangyayari, Jiggy. Unti-unti na yung epekto ng hanging habagat ay humihina na dito sa Metro Manila. Kaya yung mga pag-ulan na dati-rati umaga pa lamang ay naranasan natin pagkatapos ay hapon o kaya gabi. Unti-unti mawawala na hanggang sa tuluyan ng humina yan. Pero kung meron na namang isang panibagong weather system o low pressure area ang mabubuo at magpapalakas ng hanging habagat, yan yung babantayan natin, Jiggy. Apo, sa ngayon, wala pa ho kayong namomonitor na ibang weather system po? Well, sa katunayan, Jiggy, may isang low pressure area na nasa Mekanduran ng Batanes. At ito ay nasa labas pa ng PAR. Yan ay ayon sa Japan Meteorological Agency. Pero base dito sa wind forecast ng Metra Weather, ay papasok. Ito, nakikita natin ngayon sa screen na merong low-level circulation na papasok ng PAR. Maaaring bukas yan. At ito yung isa sa mga posibleng dahilan para muling bahagyang lumakas naman yung hanging habagat. Yun nga lamang, dahil ito ay isang LPA, hindi pa natin alam kung ito ay magiging isang ganap na bagyo, hindi nito palalakasin ng gusto yung hanging habagat. Maaaring yung mga patuloy na pag-ulan dito sa may Ilocos Region, sa ilang bahagi ng Cordillera hanggang dyan sa may Bataan-Zambales area ay magpapatuloy. Pero maaaring dito sa Metro Manila at iba pang panig ng Southern Luzon ay maaaring mas mahinang pag-ulan na lamang ang aasahan. Pero kung ito ay lalakas, Jiggy, na hindi pa natin nakikita sa mga ngayon, sa mga oras na ito, ay maaaring magbago yung sinasabi natin na patuloy na paghina ng epekto ng hanging habagat dito sa Metro Manila at ilan pang panig ng Southern Luzon, Jiggy. Apo, Mang Tani, bilang panghuli, no? Ano po ang advice nyo, lalo na doon sa mga kababayan natin sa Bataan na talagang hanggang ngayon state of calamity, yung particular yung bayan ng Hermosa, ano pong may papayin nyo sa kanila? Oh yes, Jiggy. Alam mo, yan ang isang ano natin. Ngayon ay magsisimula pa lang tayo sa Setyembre. At ang hanging habagat ay nagpapatuloy yan at tumatagal yan hanggang buwan ng September. So yung ngayon may mga mahihinang pag-ulan pa rin silang maranasan, pero dapat ay manatili silang I am ready, lalong-lalo na kung saan posibleng lumakas na naman yung hanging habagat. At maliban dyan sa Zambales, Bataan area, Jiggy, itong tuloy-tuloy na pag-ulan din sa may Ilocos Region, hindi natin nakikita na matatapos ito ngayong araw na ito o bukas. Maaaring magpatuloy ito hanggang sa mga susunod na araw. Kaya siguro maging handa rin sila at I am ready sa posibilidad ng pagbaha doon sa mga mabababang lugar. At yung landslide naman dyan sa may Cordillera, lalong tumataas yung chance niyan dahil tuloy-tuloy yung mga pag-ulan kahit na hindi nakalakasan. So yung mga lugar dyan sa Ilocos, dyan sa may Zambales, Bataan area, dapat patuloy silang maging handa sa posibleng pagkakaroon ng baha at landslide dahil hindi pa po tuluyan na nawawala itong hanging habagat, Jiggy. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon sa Ginoong Nathaniel Cruz, GMA resident meteorologist. Salamat po, Mang Tani.